Așa un pic, și de seara. Atunci, domnule, era vreo mole. A făcut o paria, era venirea, mă la cam în plană, mă lăsă de tot. Ca mea e banana tiri de tot. Să păcat important de po, de că o să prindă mă, că pe gheșiu. Că dintr-o vediu, înainte să rămân în China, de sempre, pe cum mă lăsă că stau în Unidos, și era că eu, dar tu gheșiu, că te. Păi, ai numai, mă militare, o să eu nu mă sunat în ca fi bahai de gigante. Eu în China, o eu în Estados Unidos. Tu vrei din asta, eu te pui în... și eu lindea la Ghidovadena, e tot urgate pe lângă tător. E uhit n-am pensat în isipan, cu mândo am ginagoa n-am cina mai on. Este pe PowerPoint, că ai me copia, vitin că nu copia. At siguro pwede niyo i-printito para makita niyo para trico. Ano ang ginagawa ng China kung ano ang kanilang claim na napakalaking paglabag sa ating exclusive economic zone. Pinasok ang ating exclusive economic zone. Napakalayo ito ang ating linya, ito ang ating teritoryo. Pinasok din ang isto. Walang basehan. Ito yung puwersa ng Estados Unidos, puwersa ng China. Yung pag-uusap nila. Tapos nagkaroon ng military drills ang US. May drills sa Vietnam, may drills sa Pilipinas. Nagagalit ang China rito. Pero yun nga, inulit nila ang Estados Unidos. Sabi nila, we'll maintain our enduring presence in Spratlys. Ang sabi ng Estados Unidos, enduring, pangmatagalan ng presensya. Diyan sa lugar niya, ang sinabi ng Estados Unidos. At in China naman, nireject yung Philippine proposal, yan ay iakyat sa United Nations. Yung usapin, gusto nila, mag-usap na lang. At gusto niya, one-on-one ang usapan. Eh, parang kayo, sasabihin ko kaaway yung malaki. Tayo talaga rin mag-usap dyan sa may sagingan. Hindi ba? Ano nangyayari sa inyo doon? Wala sa buka na magsama ng iba. Tayo na lang. At ako yung magpapakiti. Wala ako naman. Ganun ang gusto ng China. Tayo na gusto natin multilateral. Marami. Lahat ng mayroon interes ay dapat kasama sa usapin. Parang kayo. Ano? Kung medyo delikado kayo, nasabihin nyo, ah, gusto ko, andyan yung barangay tunnel, andyan yung barangay captain, kung pwede si Cong Mr. Golez, andyan, para makinig at mag-observa. Papayag ko ako doon. O kaya, gawin natin, dali natin sa korte. Ako ko sabihin, very korte na neutral, yan United Nations. Yun ang gusto ng Pilipinas, at China ayaw niya. Bakit kaya ayaw niya? Kasi, pag dinala sa korte yan, at sa ginamit na basihan, United Nations Convention on the Law of the Sea, nakita nyo, kita-kita na sila ay naghihimasok sa ating exclusive economic zone at diyan sila ay matatalo. Kaya ayaw nila. At nagalit si namin ng Secretary de Rosario, hits China rejection in court. Nagreklamo, tayo bakit ba nire-reject ninyo? Pag nire-reject nila, ibig sabihin yan ay sign of weakness. Sila ay mahina pagdating sa batas. Nagkaroon din ng forum sa Bali. Ito yung ASEAN forum, ito yung tinalakay din. South China Sea District continues to dominate ASEAN forum. Hanggang ngayon, nasadyari pa rin. At yung Vietnamese oil production, alam niyo, ang Vietnamese, meron silang oil production na ayon sa ulat ay nagkakahalagan ng $16 billion. Yung January to June pa lamang, total $16 billion. Yun nyo, ang laki na kinikita na ito. Sana mapantayan natin yan sa ating lugar. Kaya tapos na rin paglaban natin. At yung India at USA ay nagsalita na rin na sila ay handang bigyan ng protection ng Vietnam sa harap ng China. Tapos nagkaroon ng naval drill ang US at saka ang Vietnam. Dati, isipin nyo, dati magkalaban ang Vietnam.
ang Indonesia pumasok na rin sapagkat ang Indonesia ay isang malaking bansa. At alam niyo, sabi ng Indonesia, dapat gamitin natin yung Twitter, Facebook. At yan ang sinasabi ko rin. Ang sabi ko, tayo, wala tayong malang mga destroyers sa malaki. Wala, hindi tayo magkakaroon ng aircraft carrier, pero meron tayong bosses. Dapat ipahayag natin yung ating reklamo, ipahalam natin sa buong mundo kung anong ginagawa ng China rito. Kasi China, kahit na gaano malaki, siyempre, nag-aalaman sila sa kanilang imahe. Ang isang tao, kahit anong kapangyarihan, kahit anong laki, ayaw rin niya na siya ay binabatiko sa media. Ayaw rin niya na mayroon sa makikita na hindi maganda na sinusulat tungkol sa kanya. Ganun din po ang China. Kasi kung tayo magsalita, yung mga Pilipino doon sa Estados Unidos, magsalita ay nasa Europa. Kunyari ang mga congressmen, pag meron tayong party, binabangkit yan, mga commentator. Kung merong US congressman na makapagsimpatiya sa atin at pagbigay rin ang tanong party, eh paano maapektuhan ang damdamin ng China? Kasi ang laban nito ay ilaban ng gera. Ang laban nito ay laban ng propaganda, laban ng payag, laban ng legal. At ang sabi ko nga, ang pwede natin ang sagot sa kanilang mga missiles, mga Pilipinang missiles, ang sagot natin, 1 milyong karayong ang sagot natin. Alam niyo ba kung 1 milyong karayong? Pagkukulan ng karayong, hindi kayo mamamatay, pero ano mayayari sa inyo? Ah, magiging mahirap. Daming tusok-tusok. Hindi kayo mamamatay, pero baka hindi kayo makatulog. Ganun lang sagot natin. Sa pamamagitan ng sakalong party, sa pamamagitan ng Facebook, sa pamamagitan ng Twitter, sa pamamagitan ng email, ipaalam natin sa buong daigdig kung ano ginagawa ng Charles Lindo na sila hindi responsable ng makapamili ng bansa. Yung Southeast Asian Navy, yung mga Navy Chiefs, nag-usap-usap na rin, Malaysia, Indonesia, Pilipinas, pagkakaroon ng alliance. Ano ang aking recommendation dito? Dalawa, state diplomacy. Pag sinabi state diplomacy, yan yung kilos ng ating gobyerno.